mga ang araw natin today. Ayan, shoutout po sa ating mga anak. Siyempre, hindi mawawala yan. So, hindi ko na babanggitin ang kanilang mga kanero. So, mga alam mo naman. So, para ano naman. Ako lang. Ayan, before anything, I would like to say thank you so much. Mga mamsi, sa mga mamis. Ayan, sa mga gustong malinis ang kusina. Wow. At siyempre, as usual, kapag na-stay tayo sa ating mga bahay, kailangan malinis ang kusina natin. Kasi diba, pero sa bahay ko, magtatawa ka. Ayan, so dahil hindi nga ako nakakapag-stay doon, malinis. Pag nandun, pag wala nga, bahala na si Gang. So heto, bibigyan ko kayo ng tip kung paano madali at linisin ang ating mga kalan, mga mamshi na nakakapanood dito sa ating video. Ayan, very simple lang po. Meron ako, kumanap lang po kayo ng sip cream. Ayan, ito yung sip cream. Sip cream, kasi cream siya. Puti ho siya, ay dilaw-dilaw, ayan. So, pagka ganito, nakalimutan ko kasi, ayan. Ito ho kasi, sobrang dumi ba? Makikita nyo yan, mga, parang mga ano, dumi-dumi. So, kahit lagyan nyo ho ng sabon yan, hindi matatanggal basta-basta ang dumi. So, it's easily po. Ayan, ito lang po ang sip ang katapat natin dyan. Huwag na kayong kumuha ng ano pang ano. Ganyan lang yan guys, diba? Oh. Sandali lang yan, oh, diba? Para nagpupunas ka lang ng alikabok. So, ganyan. Kasi pagka gusto nyong malinis, ayan, diba? Sandali lang po yan. Hindi nyo na. Kung gusto nyo na mapabilis at mapadali, kumuha kayo ng Scotch Brite. Ayan, Scotch Brite ay napakadali lang yan. 1 minute, a few seconds lang malinis na ang inyong kalaan. So, ito ang simpleng tip lang natin guys, para sa mga mamis na gusto at napoproblema para madumi ang kanilang mga kalaan, lalo na kung hindi marunong maglinis sa kanyang mga kalaan. Ayan, so ganyan lang po yan, sadali lang po yan. So, check natin mamaya ang magiging resulta. Basta easy, kung gusto nyo na pang scrub mabuti, kumuha kayo ng Scotch Brite. Ayan mga mamshi, okay na, malinis na, o diba? Huwag na i-blinking-blinking at para may lilinisan naman tayo sa mga susunod. Eto guys, eto siguro sa tagal ng panahon, ito maybe 38 something na yun, 38 years something na siguro to, kaya ano, sobrang tagal na, kaya eto hindi siya mancha, hindi siya ano, siguro sa tagal na nga ng panahon. So, diba? So, o, diba? Hindi ko pa nalinis yung digilid. Pero wag masyadong kalinisan para naman, ano, hindi na masyado para merong madal lilinisan sa mga susunod. diba? Ganyan po ang paglinis. Ayan. Very simple lang ho. Ayan. Sip lang po ang katapat niyan. Ano, mga mamshi, meron na kayong tip ngayon. Hindi na kayo mahihirapan. Ayan. Cheap sip lang ang kailangan ninyo para maging maganda, malinis ang inyong kalan. Sige, at least kahit pa paano meron akong tip sa inyo, mga mamis. Ayan, hindi lang mamis, yung mga nagluluto na marunong maglinis sa kusina. Ayan, so gusto nyong malinis. Ito kasi talaga, ang paglinis ko rito, inaabot ko siguro mga 8 months, 9 months, or 6 months like this. Pero ngayon, siguro mga 3 months nalilinis ko kasi yung kasama ko super linis. Ayan, so nakakaalibadbad. Ayan, wala tayong magagawa, ayan talaga, may tao talagang dubyot, kahit anong turo mo, hindi matuto ng kalinisan, bagkos dala talaga nila yung kalamugan. So wala tayong magagawa, no choice. Sabi nga, kapag malinis galit sa kapwa, madumi. Pero yung madumi, galit din sa malinis. Ayan. So, kailangan malinis tayo. Ayan. Lalo na sa kusina talaga, sa totoo lang. Ayan. Kaya, ayan. So, at least ngayon, meron kayo natutunan kahit sa papaano. Ayan. So, ang ginagawa ko po ho, ayan, pagkatapos nyong malinis, nilalagyan ko siya ng aluminum foil para matagal. At saka talagang malinis. Mapaprepreprint mo po yung talagang kalinisan. Diba, ang linis. Oh, napakalang. Ayan, sobra. Ito sa tagal na ho kasi ng panahon. Talagang matagal ng panahon yan. Ayan. Anka.
ang thickness siya. So, check natin kung paano natin malagyan ng aluminum. Ayan. Ayan, guys. Pag maglalagay kayo ng aluminum, hahatiin nyo kasi maliit naman yung aluminum, diba? So, para yung lahat ng makubera na hindi masyadong madudumihan, ipapasok nyo dito sa ilalim sa butas. So, meron akong isa pa. Yun naman ang ilalagay natin dito sa kabila. So, ayan. Okay na, guys. So, di malinis na ang ating kalan. Pwede na natin uling gulitin. Kasi mas maganda, guys, naglagay tayo ng aluminum foil kasi naiiwasan yung kalan natin na hindi masyadong pangmatagalan talaga. Kasi kahit pa paano, naiiwasan yung dumi palagi. Ayan, tingnan nyo, guys. Ito, oh. Imagine mo, ito halos 38 years na raw itong kalan na to. Pero bagong-bago pa kung susumahin kasi nasa paglilinis lang yan. Diba? So, ilagay na natin yung mga lalagyan niya. Kailangan, guys, lalagyan niyo yung mga butas ng mga ano nga para yung gas, yung gaas ay lalabas dyan. Ayun, yung mga apoy. So, kailangan malinis. So, okay na. Malinis na siya. Ayan. So, ayan. Kahit pa paano, meron sana kayong makuhang tip para sa inyo ang mag-cute vlog. Ayan, kung hindi pa po kayo nakakadikit sa inyong abang lingkod, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And before you subscribe po, please watch 3 minutes video before you like, comment, share, and subscribe. And then, bell button nyo na rin para updated kayo sa anong mga videos na meron si Cute Vlog. So, have a blessed day and have a wonderful day, everyone. Thank you so much for watching and listening. God bless us all. God always love us and have a wonderful day, everyone. I love you guys.